Naglabas ng sama ng loob si Diwata tungkol sa mga taong pinupunterya siya magmula nang magbukas siya ng kanyang parisan. Sa kanyang social media, mangiyak-ngiyak si Diwata na binabahagi ang kanyang nararanasan halos araw-araw umano mula sa mga enforcer at sa mga may-ari ng katabing tindahan niya magmula nang sumikat ang kanyang negosyo. Ito sa may tindahan ko, diba, laging pinag-initan yung parking ko. Yung lugar ko lang pinag-initan lagi. Ngayon, marami dito mga kainan, hindi lang naman ako. Magkantuhan lang tayo kung saan ba yung tama ko dito o saan ba yung mali ko dito. Lagi na lang, ang dami nang narikir, alam nyo yan, dami nang natikitan. Dito lang mismo sa harapan ko. Eh dito sa lugar na to, marami nagtitinda na mas nauna pa. Diba, nauna pa sa akin. Diyos ko. Karapatan ko naman sabihin sa mga traffic enforcer, hindi ko sila kinu-question na manikit sila o marikar sila kasi trabaho nila yan. Ang kinikisyon ko lang, bakit sa tapat ko lang lagi? Samantala, marami naman dito kainan. Marami naman dito kainan. Eh, hindi lang ako na mas nauna pa sa akin na hindi nila nirikar, hindi nila tinitikitan. Sa akin lang lagi. Siyempre, sinasabi ito sa kanila para maging patas lang tayo. Dahil sa ginawang pag-alma ni Diwata sa mga enforcer na galit daw sa kanya ang mga may-ari ng katabi niyang mga negosyo. Pinagmumura umano siya at humantong pa nga sa pagbabanta sa kanyang buhay na labis na pinangangambahan ni Diwata ngayon dahil baka kung mapano daw siya sa mga susunod na araw. Galit na galit sa akin yung may-ari ng ibang kainan, pinagmumura nila ako. Dapat walang palakasan tapos may pagbabanta pa sa akin. So tama pa yun. Kasi malalakas yan sila. Siyempre, natakot na ako para sa seguridad ko. Hindi daw maintindihan ni Diwata kung bakit ganun na lamang ang ginagawa sa kanya ng mga enforcer. May mga ebidensya daw siyang pwedeng ipakita tungkol sa mga ginagawang pangaharas sa kanya. Ang dami ko ditong ebidensya, ang dami kong videos na yung lugar ko lang lagi ang tinitikita, ang pinapaalisan, yung ibang kainan dito hindi. Nagsasalita lang ako ng ganyan, nagagalit sila sa akin. Ano ba talaga? Para kay Diwata, ang pag-alma mo niya sa mga ginagawa sa kanya ng enforcer ay gusto lang naman daw niyang iparating na wala naman siyang ginagawang mali. Kaya sana naman daw ay maging patas ang mga ito sa kanya. Hindi yung lagi umuno siya ang nakikita. Okay, sinasabi ko lang naman yung tama na wala naman kusa sa pag-tearing nila kasi trabaho nila yun, enforcer sila o pagtutuon nila. Ang sinasabi ko lang dito, parang hindi yata patas, isang lang lugar lang ng kami. Bakit yung ibang mga kainan dito, hindi nyo ginaganyan, ako lang lagi. Anong mayroon sa akin? So galit sila. Ngayon, umikot lahat kasi nasilip ko sila. Parang pinalis ninyo yung nakaparking sa mga ibang kainan. Galit na galit naman sa akin yung mami-ari ng kainan. Pinagmumura pa ako, pinagbabantaan pa ako. Tama ba yun? Bang naglalabas naman ng sama ng loob si Diwata sa kanyang mga manonood. Kapansin-pansin na dahil sa sobrang pagkadismanya niya sa ginagawa sa kanya ay naluluha na ito. Gayo ko lang kasi na yung patiripat-pati pa ako, pagbabantaan pa ako ng mga ginagawa nila. Wala naman akong ginawa masama sa kanila, nagsabi lang naman ako ng totoo, yung real talk lang. Yung mga ibang kainan kasi dito malalakas, may mga copy talaga, yun talaga yung totoo. Tapos ngayon, pag nagsalita ako, naayon lang din sa nakikita ko, galit sila sa akin, di ba? Sabi ko nga, wala namang question dyan eh. Ang nangyari kasi, di ba, alam ko talaga, malalakas yan sila, matatagal yan silang titinda. Ngayon ako, bago lang ako. Sa tulong nyo, marami ang customer. Tapos, initerya ako, nararamdaman ko naman talaga yung pantiterya. Alam nyo naman yan lahat kasi lagi kong binibidyo. Pag nagsalita ako ng tama, yun. Galit sila sa akin. Yun lang naman yung sa akin eh. Diba, bubantaan ka pa, kung ano pang sasabihin sa'yo, sinasabi mo na naman yung tama na bakit ako lang lagi ang tinitirya nyo. So dapat maging fair na lang kayo.